you, tarry in also here this night, that I may know what the Lord will say unto me more. And God came to Balaam at night and said unto him, if the men come to call thee, rise up and go with them. But yet the word which I shall say unto thee, thou shalt do. And Balaam rose up in the morning and saddled his ass and went with the princess of Moab. And God's anger was kindled again because he went, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way, and went into the field. And Balaam smote the ass to turn her into the way. The angel of the Lord stood in the path of the vineyards, and wall being on this side, and a wall on that side. And when herself unto the wall, and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. The angel of the Lord went further and stood in a narrow place where was no way to turn either to the right hand or to the left. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff. The Lord opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, what have I done unto thee, that thou hast smitten me these three times? And Balaam said unto the ass, because thou hast mocked me, I would there wear a sword in my hand, for now would I kill thee. And the ass said unto Balaam, am not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine unto this day? Was I ever wont to do so much unto thee? And he said, nay. And then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head, and fell flat on his face. Dito na lang muna tayo, pakibasa pa sabay-sabay. Ready, go. And the angel of the Lord said unto him, wherefore hast thou smitten thine ass these three times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. We pray na matuto kami, Lord, sa kwento na ito, Lord, na in a way weird, in a way sikat po ito, Lord. At ang message nito, Lord, ay napakaganda kung maintindihan namin, Panginoon, yung mga nakatagong message dito, Lord. Pag-reveal yun po sa amin. At iwasan po namin maging katulad ni Balaam, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, nga madali ako medyo kasi tagal tayo, pero okay lang, no? Amen. Kasi yun nga sabi ko sa'yo last time, ang tagal ko nang gusto mag-preach ng dito sa tagpo na to, kasi nga nung bago akong binabasa ko yung Bible, hindi ko alam kung saan ako punta, kasi positive ba to, negative, totoong propeta ba si Balaam? E nabasa natin sa New Testament, banggitin ko natin, sa Jude, sa Peter, 2 Peter, at saka sa Revelation, dun nilinaw po na si Balaam ay nakasama. Actually, after nito, yung nabitin na kwento, papatayin po siya eh. Medyo matagal pa, okay? Papatayin siya. So, pero hindi pa rin sinabi dun kung negative o positive, kasi kinakausap siya ng Diyos eh. Okay? So kaya nyo medyo nakakalito sa akin nung bago ako. Pero ngayon, malinaw na. Basahin ko na lang po yung mga verse sa New Testament. Kaya natin nasabing negative, no? Si Balaam. Kanina sinabi ni, may hint si Brother James, kasi nga alam na natin to eh, no? Ito po yung sabi sa 2 Peter. Bago ko sabihin po yung title, no? At huwag kayo matatawa sa title. Anyway, hindi sabi. So ito po, 2 Peter 2. So ano yan, mga reprobate. Amen? Lala nyo? False teacher na reprobate. Sabi dito, isa sa mga kinumpara, yung mga false teacher, ang dami niya, no? Pero isa doon, si, sabi dyan, which, itong mga to, sila naman ay, ano, forsaken the right way. So, ibig sabihin, alam nila yung tama, pero iniwanan nila. Parang Romans 1 din. And are gone astray following the way of Balaam. So, pero bakit Bozor to? Hindi Zippor. Basta yun na rin yun. Kasi nagbabago po yung pangalan eh. But anyway, nag-focus doon. Pero siya rin to. Mamaya, malalaman nyo. Kasi di sabihin dito eh. Following the way of Balaam, the son of Bozor, who loved the wages of unrighteousness. And just sinabi po yung mali ni
And mamaya ulit sa Jude and Revelation, sabi dyan, kaya ang mali pala ni Balaam, siya po ay, hindi naman niya kinurse eh. Pag nakita niyo yung next 2 chapters, hindi naman niya kinurse talaga. Pero ito sabi sa New Testament, ang mali niya kasi mahal daw niya ang kabayaran ng unrighteousness, ng kamalian. Okay, yan ang ano natin, clue natin, first clue. And he was rebuked. So dahil doon, minahal niya yung ano, siya yung pinagalitan ba siya doon? Yung last na binasa natin, yung angel, pinagalitan siya, di ba? At lalong papagalitan din natin siya ngayon. Yung sermon natin, kaya makinig ha. He was rebuked for his iniquity, the dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophets. So maganda to, no? So kasi nung binabasa ko rin to, baka iniisip ko, baka talinhaga lang yung nagsalita yung asno, no? Kaya sabi dito, man's voice, to talaga nagsalita. So nakita na natin ha, literal po, nag-miracle yan, hindi nagsalita asno, baka may makita asno dyan, kausapin nyo. Wag, miracle po yan. Kaya sinasabi dito, bakit yun daw ay para pagalitan ang kalokohan o kabaliwan, madness of the prophet. So again, di sinabi itong hindi siya prophet, prophet talaga, kinakausap siya ng Diyos na chapter 22. So yun yung first ano, so dito sa Jude naman. Okay, bago mag-revelation, Jude. Ito po, nabanggit na naman si Balaam. Anong aral about Balaam? Positive ba? Again, sabi, woe unto them! Again, Jude, parallel ni 2 Peter 2. Reprobates, di ba? Mga bakla nga yun. Nalala niyo yung teaching natin dyan. He said, woe unto them! For they have gone in the way of Cain. So, negative si Cain, di ba? Pero ito naman, and run greedily, ayan sabi ni Brad. Ang mali niya, greedy siya. Hindi naman siya tumanggap doon ah. Mamaya makikita natin. Pero ang ginawa daw niya, ito yung reputation niya sa New Testament. Ano siya? Greedy or sakim? After the error of Balaam for reward and perish in the gainsaying of Kore. So yun lang kay Balaam. Yung for reward, greedy mga, tandaan niyo po yan. And then sa Revelation 2, ito po yung mga sa churches, warning. So, sino to? Pergamos. Ito po sabi. So, may reklamo dyan sa Pergamos. But a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Ulitin ko lang ha. Thou hast there. Ibig sabihin nun, meron sila mga member. Basically, pag ang mga member mo, mga karnal, especially may false doctrine, kasalanan mo yun. Alam nyo ba yun? Kaya inaalam yan. Ngayon, paano nalaman ng Panginoon to? Do alam nyo talaga yan. Malamang ito ay kumakalat. Parang yan, kahit mga Baptist church na, alam ko, mga Baptist kaya tawag yung sarili nyo, pero Calvinist na kayo, parang ganun, inaasam niya. So, mali yan. So, ano yung sinabi naman dito? Who taught Balak, si Balak din po yan, to cast a stumbling block before the children of Israel. Grabing stumbling block, katisuran. Gumawa ito si Balak, kung ano man to. Yung ginawa niya, naging katisuran. Alam niyo na katisuran? Yung iba, alam na iba, hindi pa. Pag katisuran, lumalakad ako ng matino. Okay, di ba? Pero kung ano, si Stephen, asal sa akin, nilagyan niya ng ano dyan. Ng malaking bloke eh, na tapos ang kulay din, kung anong kulay na kalsada, di ba, pasalala. Kaya minsan, pag ganun tayo dun eh. Kung ano yung kulay nung ano, ganun saan. Ingatan mo yung ano dun, dahil lagi ako dun eh. Hindi mo makita eh. Eh, kunwari lang, Stephen, yung magawin sa akin to ha. Sino pwede mag-demonstrate na iba? Hindi ako magaling eh. Di ba parang malaking ano yun, di ba? Galit ka doon sa ginawa mo ng ganun. Though again, di sinabi sa Numbers 22, 23, and 24, ito yung sabi sa Revelation, of course, totoo to. So mamaya, sabihin din natin kung ano yan. Basta yung ginawa ni Balaam ay naging katisuran. At pag sinabi, alito yung ano yung matindi sa tisod. Ang matindi po sa tisod, pag yung nakaset na yung utak mo na nakad ka lang, tapos bigla kang, eh paano kung nakaporma ka pa? Eh paano kung nasubsub pa yung mukha mo sa pupo, kung saan man yan? Kasi minsan pag may kalaban ka, disuntungan tayo, okay pa, nakalaban ako eh.
Minsan ganyan tayo mga Kristiyano especially. Kaya ingatan niyo po yan, lalo pag nakita niyo, lalo pag inggit ka kasi ganun yan eh. Nakita mo siyang ayos ng buhay, tapos yung sa'yo kunwari, hindi. O kaya, yung magandang ano, yung kunwari, madalas yung nangyayagin pasto, sabi niya. Yung bago yung sasakyan niya. Siyempre, pag bago yan, medyo ano ka dyan eh. Tapos minsan, papanada mo sa isang ano, gagasgasan lang ng mga bata, di ba nakakasar yun? Yung ibang wala sakyan, di nyo ano yan eh. O kaya kay Brother Jace, di nyo, wala siyang pakailan dun eh. Pero pag talagang ano yan, kasi nabebenta po yan minsan, depende dun sa ano. So, nakakasal. Amen? At dito naman, lalo na tatandaan nyo ito, mamaya, masabi ko sana ito, hindi ka malimutan. Pag yung kapatid mo, maayos yung buhay, huwag mo na sirain, at lalong huwag mong ikos siya na mag, ano, magkasala, especially, salamat. Okay? Kunwari nga, ito na, si Peter, puro aral lang, tapos sasabihin naman ni Ezio, masarap, maganda tong games na to. Na-addict din tuloy. Eh sabihin nyo, ba't mo sinabihan mag-games to? Eh, sinabi ko lang na maganda yung games eh. Pero what? Hindi ko naman sinabi mag-games siya eh, di ba? Pero, pag iniisip mo yun, ikaw yung nag-cause sa kanya. Eh kung bumagsak-bagsak, hindi kunwari lang, hindi mo ginagawa yun ha. Itindihan nyo yun, nakakaasar tong ganitong kasalanan. Kaya ngayon, sabihin ko na, ah, then, tapusin mo natin, stumbling up to our children to eat, sacrifice na to idols. Walang sinabi sa gano'n sa Numbers. Pero sinasabi dito. Pero ang nangyari doon, tagtingnan niyo yung kwento doon, sa chapter 25, biglang nag-fornicate sila. Ito yun. Tapos yung kaya yung sikat na ano doon, yung kay Phinehas. Pinatay ni Phinehas yung lalaki at babae sa loob ng tent. Okay? So yun ang ginawa niya dito. Kaya tandaan natin, ang title ngayon natin is, walang tatawa. Hindi, okay lang. Tatlo. Okay, ang main title natin is yung seryoso, The Sin and Foolishness of Balaam. Medyo basic, actually makikita mo yan sa internet eh, puro ganyan. Pero yung second, yung subtitle natin dalawa. Para lang makuha natin yung mensahe natin ngayon. By the way, pag ako gumagawa ng mensahe, sa title pa lang ang tagal na. Kasi gusto ko pag isang ganun pa lang ano na eh, hindi nang clickbait pero catchy. Amen. Hulaan nyo. Hindi, ito na lang muna yung pangalawa. Yung sinabi sa 2 Peter po, ang title natin, subtitle number 1, The Mad Prophet and His Dumb Ass. Ay, nagmumula ka, Pastor. Hindi. Sila ang nagmumula kasi alam nyo naman yung mga, ano, yung mga bagay na hindi naman dapat masama, di ba? Lahat like peace, yung ganyan. Sinireklamo po nila yung ano, King James daw. Ba't sinasabi mo peace, peace? Kasi sa wiwi yun, di ba? Eh, yung sabi sa Bible eh. Pati yung ass lalo. Pero ito yung sabi sa Bible eh. The dumb ass. Yan, sinasabi din nila yan, dumb ass. Hindi yan mura. Pero yun nga, ina may nakakatawa din eh, di ba? Pero ang ibig sabihin ng dumb, punta tayo sa ano, introduction. Bago ko sabihin yung pangatlong subtitle, pangalawang subtitle. Pag sinabi pong dumb lang, hindi nagsasalita. Of course, yung ass is ass, no donkey. So dapat hindi nagsasalita. Yan kasi sinabing dumb to, kasi ba't nagsalita? Hindi dapat magsalita, pero nagsalita. Amen. Kaya madness ng prophet, kaya ang title natin, subtitle, The Madness, The Mad Prophet and His Dumb Ass. Okay, doon tayo nakafocus. Pero ito yung pinakamagandang title actually. Ito yung itika-capture yung ating ano, pinaka-mensahe. Ang title natin, It's Bad to Beat Your Own Ass. Okay? Masamang paluin yung sarili mong asno. Hindi pwede. Yun nga problema eh, no? Pero okay na rin yun. I-take natin yun kasi yun ang totoo eh. Amen. Sino dito gagawa nun? Subukan ko paluin yung sarili ko. Pero ganun to, mamaya. Seryoso tayo. Amen. Di ba? Papatawa lang. Kasi talagang ano to eh. I mean, parang ganun eh. What are you doing? Parang ganun. Ito sinabi dito eh. Pinagalitan ka. Hindi ka na lang pinagalitan ng ibang tao, di ba? Para si Nathan, tsaka si David. O, ganito gawin mo ha. O, i-rebuke mo yung hari niya. Loko-loko. Ito, pinagalitan ka. Asno, nagsalita. O, tutuloy na po tayo. Kasi, again, objective natin, that the brethren may avoid foolish errors which hurt others. Okay?
Para naman tayo umiwas sa mga kalokohang matindi. At sabi natin, hindi matindi na matindi eh. Binutuwan ko lang siya mag-games, binutuwan ko lang naman siya maliga, kung ano man niya, tinutuwan ko lang naman siya na manood ng ano, manood ng gusto ko lang matuto siyang minom, inom lang naman eh. Ngayon, kita natin kung ano mga kalokohan dito at kasalanan ni Balaam. Amen? So, may clue na tayo kanina. So, nabanggit ko na, yung sabi ng kasalanan, of course, mali, especially sa Diyos. Mamaya, sabihin niya ni Balaam, talagang kasalanan niya. And then, sinabing beat, hatawin. Ilang beses? Sino nagkamali doon? Tatlong beses din ulit eh. Di ba? Pag sinabing own, ano yung own? Sarili. Okay? Mamaya, sabihin nyo as yun. Pag sinabing mad, loko-loko, or baliw. Pag sinabing dumb, di na yung salita. Pag sinabing as-as, no. Okay? So, yun lang di ko alam bakit nila tinawag itong part na ano. Wala akong idea. But anyway. So, meron tayong 8 points. So, mamayang alas 8 tayo dito siguro. Okay, bilisan lang natin. Number 1. Balaam is a fool because bakit siya loko-loko or baliw or tanga? So, ba't kasi sabi ganun? Para iwasan natin. Amen? Amen. Yun ang sinabi sa 1 Peter, sa 2 Peter ulit eh. Ganun yun yung idea dito. Loko-loko to. Nagmiraki lang Diyos para lang huminto ka dyan. At alam na natin kung bakit later yung nangyari nga ng, sa Israel, ganun. Ang dami na matay. Ilan yung bad? Ilan yung matay? Nakalimutan ko pero parang basta libo. 22,000. Parang ganun na naalala ko. Ilan? So, seryoso to. Nakikinig ba? 1 Corinthians, sabi dito, neither let us commit fornication. Bakit masama ang fornication? Kasi itong time ito, ito rin po yung tinutukoy doon. Nagkaroon sila fornication, hindi dapat nilang patulan yung mga tao doon. Doon nga sila sa time na dapat lalo sila lumalapit sa Diyos. Okay? Anong ginawa? Nag-fornicate pa sila kaya namatay doon. 3 and 20,000. Sinabi ko kanina? 22,000. Okay. Malapit, di ba? 1,000. Okay. So, hindi yung biro. Amen? Kaya iba po, ngayon, yan, kaya lagi sa yung TikTok na yan, yung bahay sa akin, parang laro lang sa inyo yan. Sa iba. Naintindihan ko yun, pero kaya sinasabi mali. That may sensitive kayo dyan. Huwag sinabi, uy, mali yan, uy, basos yan. At least mag-isip ka. Amen? Amen. So, tingnan natin kasi ito, nag-fornicate lang eh. Bakit namatay sila? Kasi nagalit yung Diyos sa kanila eh. Kaya ngayon, move on tayo dito. Sabi, bakit fool si Balaam at huwag natin dapat gayain? Number one. So, alam niyo na ko ito. Quiz nyo ito eh. So, kaya bibilisan ko na lang. Una, number one na dapat din natin gawin. So, verse 5, pero ginawa ni Balaam. Ano sabi dyan? Ang sabi po dyan, he sent messengers therefore to Balaam. Ano kinalaman ng pastor? Hindi na makasalan ni Balaam yun. Pero ba't niya kilala? Ang tanong. Bakit kanya isusuguin? Kung kalaban ng Diyos yan, bakit kanya kilala? At bakit ka, ba't kilala kanya? Ba't may kontak ka? Yun ang tanong ko. Kaya number one, he is known to the enemies of the Lord's people. Paulit-ulit po ito ha. Yung enemies of the Lord's people. Maintindihan dapat natin may mga kalaban ng Diyos. Alam nyo ba yon? Amen. Kaya dapat hindi kanila kilala. O kung kilala kanila, hindi kanila lapitan. Amen? Amen. Eh siya nilapitan siya eh. So something sa nang dito, hindi again kompleto yung kwento dito, pero may something dito kay Balaam. Alam na alam. Ito si Balaam, ay ito lang ang kailangan ko dyan. May mga hari, mayaman yan. Again, hindi pa rin hanggang ngayon ganun kalinaw sa akin kung ano, totoo ba to, ligtas ba si Balaam or what. Okay, yun yung hindi pa malinaw sa akin. Naamin ko yan, inaal ko, wala pa eh. But still, kinakausap siya ng Diyos. At by the way, hindi pa rin, hindi sigurado ditong pag-kinners niya, mga curse talaga. Sinabi lang, yun ang pagkakilala sa kanya ni Balak. Tandaan nyo rin yung bagay na yun. But anyway, number one, bakit ka kilala? Huwag mong pakilala dyan. Kung magpapakilala ka, dapat alam na nila, hindi sila lapit sa'yo. Amen? Amen. Number one, Balaam is a fool because he is known by the enemies of the Lord's people.
So sana ganun tayo, kilala tayo, hindi tayo lalapitan yan. Bad, may papatay ako. Ba't ako lalapitan mo? Actually, hindi lalapit sa'yo yun. Amen? It's the number one. So sana malinaw yun. Amen? Malayo ka dapat sa mga ganyan. Mga lalo na kalaban ng Diyos o kalaban ng people of God. Amen? Number two. Sabi sa 8, sabi po dito, kung kalaban ng Diyos yan, pinatuloy pa sa bahay. Ano sabi ni Paul? Sabi na salita ng Diyos to Paul. Da. Jan pala, sorry. Second John, pag meron daw pumunta sa inyo, hindi nagdadala ng tamang doktrina, especially doktrina kasi yung doktrina po, again, tinuturo yan, and then makaka-apekto yan spiritually. Pag mali ang doktrina niya, especially, baliktad. Ang sabi dyan, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. So, huwag mong babatiin, our friends. Anong si Villanueva, ito po yung kaibigan natin, si Kibuloy, kasama natin sa punta sa langit. Amen. Loko-loko. So kaya sabi dito, huwag mong papatuloyin. At sabi din sa 19, ganun din, umulit. O wag ayaw ng Diyos. O sige, uwi, balik, pinatuloy ulit. So verse 19, now therefore I pray you, stay lang kayo. Ang dami niyo palang dalang regalo. Hindi sinabing ganun. Yan ang galing ng scripture eh. Pero bakit alam sa New Testament, yun ang kasalanan niya. Hello, amen. Kunwari si sino? Wala, si DM na lang. DM, gusto maging ministro sa Iglesia ni Manalo. Makita lang natin si DM, ayaw na sa Baptist, ayaw na mga ipag-usap. Mas mamaya, nakakotche na. Bakit ka nagmanalo? Kasi itong tamang doktrina. Hindi. Sabi nga lang, money talks. Pero kahit money talks, supalpalin mo. Amen? Huwag kang maging covetous. Sabi dito, dito lang kayo. And number three, number two pa lang, sorry. Balaam is a fool because he talks and entertains the enemies of the Lord. Eh, ba't kakausapin yan? Ano sa palagay mong sadya niyan? At lalo na, pag talagang pinapangakuhan ka na nang, lalo ka magtaka nun. At malaki yung pinapangako sa iyo, may kapalit yun. Isipin mo lagi, what's the catch? Yan ang sabi namin eh. What's the catch? Kung matalino ka, inooperan ka na, bahay lupa na, magandang tabaho. Mag-isip ka na. Amen. So ito, loko-loko talaga ito si Balaam. Okay? Number two, he talks and entertains the enemies of the Lord. Sabi, tarry, lodge. And then later, sabi doon, ayun, pumunta na nga. Sabi sa 39, ito yung matindi. Pwede tayo mag-preach, ito lang eh. Young people, nasama ka ba sa mga yan? Pinup, sinusundo ka pa, may kaotche pa. Put. Ano ba si Rai Rai? Sabi kay Ate Marge, is Rai there? Put. Tapos yung mga bees ng mga, Ate Marge. Mga pokpok yung bees. Sinusundo yung anak mo, papasamahin mo. Sabi dito, he went with Balaam and Balaam went with... Sumama ka. Baliw ka na. You're a fool. Sabi sa 21, ito sa bandang huli na to eh. Kalaban ng Diyos yan, di mo alam? Sabi sa 21, ganun na nga. Ito yung after na po sinabi ng Diyos na wag. At bumalik. Sabi, and Balaam rose, ang aga pa. Parang ano, ay, pupuntahan ko. Importante yung business trip eh. Pero mali. Hindi kalooban ng Diyos. Number one, he's known by the enemies of the Lord's people. Number two, he talks and entertains the enemies of the Lord. Number three,
Why is Balaam a fool? Bakit siya nagkasala? At ba't kasalanan yon? Ito yung sinabi po before. Malinaw po to kasi again nga, nung bago pa akong siya, hindi naman siya ano eh, hindi naman siya sinumpa eh. Ang ganda na nga ng sinabi ng Balaam dito later. But still, ito yung sabi na malinaw na salita ng Diyos. And God said, paibasa po, ready go. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. Eh, hindi ko naman ikaw curse, pero sabi, don't not go. Thou shalt not go with them. Huwag kang sasama, pastor, na magiinuman daw sila. Hindi naman ako inom, pero sama ako doon. Kasi, diba? Hindi mo inom, promise. Huwag ka na rin sumama. Amen. Pero ang point natin dito, ang linaw! Nung sinabi, thou shalt not go. E dyan, lalong asal ang Diyos, lalong asal kahit pastor nyo, kunwari, sinabi, huwag nyo gawin ito, huwag nyo gawin ito. Amen, amen. Sabi ng pastor, nakatulog na ako. Ang linaw nun, Lord. O, sige. Mas gagawin pa. Ano bang hindi malinaw? Alam nyo ba bakit naasa sa akin yung iba na pastor? Sabihin ko sa inyo. Hindi nila sabihin to. Pero sabi sa, ano, 1 Corinthians 13, ano sabi doon? Alam ng tao pag malinaw o malabo yung sinasabi mo. Again, tingnan mo yung politiko. Nabanggit ko sa inyo to last time. May tinatawag na fallacy of, ano yun? If by whiskey, naalala niyo ba yun? Ang labo, hindi malaman. Ano sinasabi niya? Pabor ba siya dito? Hindi. E ba't di mo alam? Kasi ginagamitan ng salitang hindi malabo, hindi malinaw. Kaya sabi dito, ah sorry, hindi pala, 1 Corinthians 14. Ano ba yun? Yan, makibasa, ready, go. And even things without life be made sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Ganito yan, una, sinabi ko, huwag kang lalabas. Nalinaw ba yun? Amen. Hindi nga lumabas, lalabas na may ulo. May mga way na ganyan po eh. Kasi nakakasal. O sige, sige. Next time, wag mo ilalabas. Parang yung isang tanong sa nabasa ko rin. Nabasa ko na rin ko. Ang tanong lang sa kanya, ilang taon na yung pinanganak ng 1980? Kung natin ganun. Nakita niya ba yan? Hindi ka makita. Basta ang labo eh. Ano yun? Lalaki ba ba eh? Sige, ulitin ko. Kung isang lalaki pinanganak ng 1980, ilang taon na siya ngayon? Parang sinusubukan lang yung math skills niya. Anong buwan? So, in a way, tama kasi yung iba. But anyway, naalala ko lang yun. Pero gusto sabihin dito, pag malinaw na, sumunod na. Kasi na, maaasal na lang yung ano sa'yo, ang, kung sino nagbigay sa'yo instruction. Sabi dito, kaya yung ibang sinasadya nila, basta ano ba talaga, pre-trib o post-trib? Maaring pre-trib, maaring post. Aha! Ito yung pre, ito yung post. Ito yung tribulation. Kailan tayo ma-rapture? Hindi pwedeng post, siyempre. Ano pa, Calvinist, ganun din. So kaya, balik tayo sa nakasal sa akin yung iba, kasi malinaw. Pag malinaw, hindi mo madi-deny. At pag hindi mo madi-deny, kung negative ang impact sa kanila nun, sapul. So ngayon, ganito. Kaya ginagawa ko pa sa inyo to. Yan ang sabi ng Bible. Sabi sa 8. Kasi daw, pag yung mga trumpeta, daw, pag sinabi ang certain sound, ano ba, ano yung battle na ba yun? Assembly lang? O tinetesting na lang yung ano, yung trumpeta. Sa Bible, binigyan sila ng instruction din dyan, di ba? Yung alam yung trumpeta, wala pang tono nun eh. So may way, hindi lang sinabi doon, pero pag tut-tut-tut, oy, may kalaban. Kung ano man yun, yung sabi, dahil malinaw. Kaya balik tayo dito, pag malinaw ang sinabi ng Diyos ito, may malabo ba dito? Huwag kang sasama. Huwag ka na sumama. Amen? Huwag kang iinom ng alak, alcoholic alak. Malinaw ba yon? Amen. Huwag ka makipagrelasyon, fornicate nang di kayo kasal. Malinaw ba yon? Amen.
Huwag ka mag-isinungaling. Amen. Okay. And God said unto them, thou shalt not go with them. So, napakalino na instruction, hindi sinunod. Kaya number three, he's a fool because he disregards the word of the Lord. Ganun din tayo, ha? Pag sinabi na ng Bible, Eva, Adan, not Eva, kainin nyo lahat, wag lang ito eh, isa lang yun eh, kung ano man yun, wag ha, wag. Kainin nyo lahat, pero ito, wag. Niwag nyo titingnan. Niwag nyo nga hawakan. Ano ba yung tama doon? Yung nga hawakan lang ata, pero dinagdagan ni Eva yun eh, nakalimutan ko. Basta huwag nyo nga kainin. Ay, tatalino tayo, sabi ng serpent, ha? Kainin ko. Ano nangyari sa atin ngayon? Kaya don't be a fool, amen? Huwag niyong gayahin si Balaam, ang linaw na. Dinisregard pa. Actually, dagdag ko na lang. Nee, nasabi ko na kanina yung bonus point, ha? Wala kasi dito eh. Basta kaya siya actually sumama kasi gusto niyang reward, promotion. Amen? Huwag kayong papapain sa pera. Sige po, next. Another thing, why? Bakit siya foolish at huwag natin gagayahin? Nasabi dito. Eh, syempre, alam mo nang hindi mo sinunod ang Diyos, ano sa palagay mo mangyari sa Diyos? Syempre, magagalit. Eh, sabi dito, God's anger was kindled. Pag sinang kindled, nag-aapoy. Because he went. Sinabi lang, huwag kasama, sumama. Kaya point number four, he doesn't know that God is angry with him. Ikaw ba? Kaya may sinasabi tayo, makakuha ka sa tingin, di ba? May ginawa ka. Sabi, huwag mong gagawin yan. Ginawa pa rin. Di ginanyan ka ng nanay mo. Hindi mo pa rin. Ano yan? Ano yan? May muta ba ako sa ano? Hindi, galit na sa'yo yun. Hindi ka kinakausap. Pwede rin gano'n, di ba? Ba't kaya hindi ako kinakausap? Pagod lang. Kaya sinaruduan ka ng pinto. Ano naman yan? Hindi nagre-reply, pero nag-sin. So, huwag kayong maging foolish. Amen? Amen. Paano malaman galit sa akin ng Diyos? Pastor mo, sigaw na sigaw, nakatingin pa sa'yo. So kaya, kapatid, yung kapatid, may na-follow up ka. Uy, mong gagawin yan. Oh, mong gagawin yan, ha? Ginawa mo? Uy, kamusta ka? Hindi ka, okay ka lang ba? Hindi ka nag-church? Okay lang ako. Eh, mababaw pa yun. Eh, paano kung talagang may ginawa ka na? So, don't be a fool. Pag alam mo, dapat tayo sensitive sa Diyos. Amen? Amen. Alam naman natin yan eh. Ang problema talaga minsan dinideny. Pag mas mahal mo yung kasalanan. Amen? Amen. Next. Ito na, ito na highlight. Why is he a fool? Ito po yung nangyari. 24. But the angel of the Lord stood in the path of the vineyards, a wall being on this side and a wall on the other. So anghel na ang ginamit ng Diyos. At sabi sa 23, sabi dyan, and there saw the angel standing in the way and his sword drawn in his hand. At lalo sinabi dito, hindi ko nalagay, pero sinabi dito eh. Sinabi ng angel, anong gagawin niya kung dumiretso siya? Sino yan? Ito. Ibasa niyo. Ready, go. That saw me and turned from me this 3 times, unless she had turned from me, surely now also I have slain me and saved her alive. So, ang tanong natin, sino mas magaling? Si mad prophet o yung ass?
Dito sa point na to yung us eh. Nakita niya may anghel, number one. Number two, nakita niya yung danger. Kaya nga, kung dumiretso siya, patay si Balaam, pero si yung us, buhay. Yung sabi ng angel, pero siyempre, hindi mo alam yun. Kung ikaw yung us, hindi mo alam yun. Pero nakita mo, pambira, meron dong lalaki. May sword. Anong ginagawa niya sa sword? Wala bang may... Kasi pag nag-ano ka lang naman, nakaganyan lang yan, di ba? Eh kaso, drone, sabi. Tama ba? Nako, may ahatawin yun. Kaya number five, number one, he is known by the enemies of the Lord's people. Number two, he talks and entertains the enemies of the Lord's people. Number three, he disregards the word of the Lord or clear instruction of the Lord. Number four, he doesn't know that God is angry with him. Galit na ang Diyos, di ko pa alam. Number five, his ass is better than him. Baliw ka talaga pag ganun. Okay, alam nyo kaya yung dumb ass. Yan yung ano, in a way, yan ang ginagamit nila. Pag sinabi dumb ass ka, ikaw yung dumb ass. Bobo ka, parang ganun yun. Huwag nyo magamitin yun ano lang ha. Kahit kaninong gusto nyo. Pero yun ang tawag nila doon, bobo naman ito. Kaya yung ano dito sa kwento na to eh. Yung kanyang ass, no, yun ang dumb ass, pero siya yung dumb ass eh. Mas malala siya. Kaya number five, his ass is better than him. Nakita, nauna pa yung ass niya, nakita, ay, danger. Ay, may anghel. Ba't sila din mo nakita? Ewan ko, bakit mo na din nakikita? Parang yung mga, nakita nyo ba yung meme na naman sa pandemic? Yung mga scientists. Nakita nyo ba yun? Ganyan nga, tabi-nubi yung mga sineshare ko eh. Yung scientist, sabi niya, wala namang problema dito yung pala, yung pera, nakasalpak na eh. Wala akong makita. Nakasalpak na yung pera eh. Si Balaam yun eh. Sino pa? O dapat ha, siya no, yung tabaho, walang linggo. Eh, laki na sweldo. Mali ba na ano, mga gano? May Thursday naman tayo, may pasok pa rin. Pag Sunday, may pasok. Pag ano may mga na, pinipis natin madalas. Yung kahit sa Pasko, kung ano yung... Ano pa? TikTok. Hindi naman sa pera yun eh. Yung sa pera. Sige po, medyo nahilo na ako ya. Networking. Walang masama dito eh. Gagamitin sa Panginoon eh. Nako. Nakabulag yung pera. Amen? Amen. Okay ka ba? Loto. Sabi na huwag kang taya dyan eh. I-edit lang yung ano niya, kung sino-sino ang ilalagay doon, kunwari lang yun. Ay, nayari sila doon eh. Eh, ba't may ganun pa? Bulag na rin, pera-pera yan eh. So, wag na masabihan kang mas magaling pa yung donkey sa'yo. Mga bata, ganun din ha. Bihira ka. Yan ang sinisigaw lang yung pastor dito. Gagawin mo pa? Are you blind? Next, parang ganun din. Ito na po yung kaninang tagpo. Pero hanggang dito, ito na sinabi ng, tuloy natin sinabi ng angel, no? Kasi bandang uli, pinakita din sa kanya ng Diyos. Naawa pa rin ng Diyos sa kanya, amen? Kasi pag dumiretso patay siya, hindi niya nakita. May shoo! Ang bandang huli, siguro nakakita niya. Kaya sabi, the ass said unto Balaam, ay, sorry. Ito na nga yung pinakita, no? And then, it was then the Lord opened the eyes of Balaam and so he saw the angel of the Lord standing in the way and his sword drawn in his hand and he bowed down his head in flat. So, nag-sorry na po siya. Pero, andun lang. Yung munti nga siya mapatay. Pero yung tanong ko dito, sino nakakita yung nagsalitang ass, no? So, miracle to. Kaya point number 6, God have to use a miracle to stop him. Hindi sapat yung salita ng Diyos, hindi sapat yung may sign na yun. Eh. Bakit yung donkey ko ayaw pumunta doon? Huwag tayo dyan, dito tayo. Hinataw isang beses. O, di, alam ka naman, di sumunod, di sumunod. Isa na naman, hataw na naman. Yung bandang huli, wala nang dadaanan, yun lang talaga. Ano ginawa ng asno? Hindi tumuloy.
umupo na lang. Eh, lalo nagalit siya, kasi hindi niya kita yung danger. Yung asno kita niya, kaya sabi ko, ang kailangan gumawa, ano, di ba, ang ginawa? Pinagsalita yung asno, imposible yun. Pero sabi doon, the Lord, eh, di ba? And the Lord opened the mouth of the ass. Gusto mo gumapit parang Diyos yun ng ganyan? Matakot ka dyan, kaya maganda yung kwento ni isang pastor, eh. Dapat ang nakita mo nung nagsalita yung asno, ha! Hindi siya nagulat, eh. Talaga sobrang galit niya, sobrang gusto niya makadiretso. Na yung pera nga, pera. Nagsalita yung asno, hindi, pera! Tuloy lang. Ayoko, yata! Pah! Sa halip na, ha, nagsalita. Eh kung ibenta na lang niya yung asno, di umamang pa siya. Lagay niya sa circus. Imposible yun, eh. Ganyan, kabulag yan. Kaya number six, God, that kailangan pang gawa ng miracle ng Diyos. Gusto mo mag-ano ng Diyos? Yung mga atheists, ganyan, eh. Nakarinig ko si, nasa impyero na ngayon, si Christopher Hitchens. Mga sikat na lokolong atheists yan, sabi niya. Eh, paano mo maniwala sa Diyos, eh? Si Moses nakita ng, alam niyo yung Bible. Alam niyo, sabi niya, dapat makakita muna ako ng burning bush o kaya yung kay, ano naman, kay Paul, yung nakita daw niya yung dapat ang Diyos. Dapat ganoon! Hindi ako niniwala dyan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung gusto mo yung Diyos, mag-miracle para sa'yo lang. Amen? So, huwag tayong ganoon. Amen? Amen? Mga bata, alam mo yan, pag ikaw ay rebuilding ka na, pag nagsasalita ni asno, ayaw mo pa, tuloy ka pa rin. Ay, hindi na mangyari sa akin, pastor. Kaya nga, mayroong equivalent sa iya. No? Obviously, hindi gagawin ulit ang Diyos sa iyo. Muna, wala tayong asno. Diba? Eh, pagsasakyan mo, nagsalita, pili ko lang ganyan, diba? Si, kung ano, sino man yun. Transformer, no? Cars. Tsaka yung panahon namin, sino yun? Yung lumipad. Ay, yung Volkswagen. Nagawa lang natin ano, pero sana nakukuha natin yung mensahe. Amen? Amen. Pinapawisan na ako, eh. Nag-boss nga yung bad. So, God have to use a miracle to stop him. Number 7, second to the last. O di okay na, di ba? So, alam niya na, nag-sorry na siya. Well, sorry, mali ako. Nagkasala ako, sabi niya dito. Yan. And Balaam said unto the angel of the Lord, I have sinned. Okay, may mali ka. Nag-sorry na, okay. Good. Okay na, di ba? Malamang okay na lahat. Hindi pa rin. Ang sabi niya, nagdahilan pa siya. Hindi ko naman alam, eh. Diyan ka pala, eh. Di sinabi, eh. Diyan ka pala. Anong kunwari? Yung anak, kunwari lang. Kaya yung asawa. Basta kung sino man na late na ano. Umuwi ng tanga, umuwi ng umaga na. Kunwari lang, ha? As nahuli yung nanay, yun doon pala. Ay, dyan ka pala? Umidi, no? Pero, ano sabihin mo? Now, therefore, if it displeased thee, galit ka ba? Imagine mo yung angel may sword. O yung nanay mo, may hangin, wala akong ano dito, eh. May hangin, kung anong panghata, may pamalo. Galit ka ba, nay? Ngayon, yung kalokohan nito siya, no? Kung ayaw mo, if it displeases thee, I will get back again. Kung ayaw mo, alis na ako. Ba't tinatanong mo pa yun? Dapat umalis, bandang uli. Sagutin ko muna ito. Yung tanong kasi dito, bakit inayaan siya ng Diyos? Yun ang tanong, eh. Ito mo yung sagot dyan. Pag ikaw makulit ka, hayaan ka ng Diyos. Pero hindi ka makapabuti. Amen? Tandaan mo yan. Hinayaan naman ako ng Diyos, eh. Never niyong bibigay excuse na yun. Amen? Ay, anak ko, alis ako, taya. Alis ka pa? Eh, lalo pag malalaki ka na, alam, paluin pa kita. Kaya point number 7, he asked the question to which he should already know the answer.
Nagtatanong ka pa, alam mo na. Loko-loko ka talaga. Ganyan ba tayo? Iwasan niyo yan, ha? Sinasabi itong mga ganitong detalye para malaman natin, in a way, matatawa ka na ewan. Ito ginagawa kasi natin. Saan nagpunta? Sa school po. Di nga, kailangan ba tanongin ng ganun? Last. Actually, ang bilis ko pala eh. Ito po yung last. Alam niyo na po kasi ito eh. Wrap up ko na lang mamaya. And came to pass, so tapos na. Sumama na siya. E sabi dyan, and that Balak to Balaam. Balak to Balaam. Sino dito ang ano? Ano mong astigin dito? Ikaw, Rain, halika dito. Pero ano yan, ano ka? May shades ba kayo dyan? May shades. Wag na. Hindi ka dito, man. Kunwari, ano ka? Kalabang ka ng Diyos. Kunwari lang. And then, si... Sino mabait dito? Mga mabait. Si... Chris Wayne. Huli ka. Ayan. Nga, ito anak ng Diyos. Ito anak ng demonyo. Kunwari lang, ha? O ano mo siya, bad? Iyayain mo siya sa gusto mong, ano? Sa beer house. Bilis. Tara, mag-beer house tayo. Ang dami mga chicks, ha? Oo, oh, ayaw. Salamat, ha. Tama yun, ha. Huwag kang sasama. Pero imagine nyo, sumama yun. Ganun po ba? Ganun yung tagpo dito, eh. Parang na-capture. O kaya yun, ano, si DM, pag nakakita ko yan, ako na, si Manalo. Sino pa mga official nila doon? Si Manalo. Akbay ni DM, oh. Picture-picture pa sila, oh. Ito nga pala ang bago namin, ano, mga kapatid. Tapos, nag-ano si DM. Ako, eh. Ano sabi na? Kinakarangal ko, ako, eh, maging Iglesia ni Manalo. Saan siya dinala? And brought him into the high places of Baal, sa demonyo. Ba't ka sasama doon? Kaya number last, no? Number eight. Balaam is a fool because he is known by the enemies. He talks and entertains the enemies of the Lord. He disregards the word of the Lord. He doesn't know that God is angry with him. His ass is better than him. God have to use a miracle to stop him. He asked the basic foolish question. Dapat alam mo na, nga tanong ka pa. Bandang uli, hinayaan niya yung anak, yung kalaban. I-capture siya or gamitin siya. Yung pala yung maganda dito. Kapagamit ka ba sa anak ng demonyo? Papagamit ba kayo sa anak ng demonyo? Papagamit ba kayo sa anak ng demonyo? Hindi. Parang ang hina eh. Parang bilang mata kayo eh. Dapat galit na galit. Hindi! Eh, may programa tayo sa mga bakla ngayong ano, June. O ikaw, Juliana, ha, pwede kang mag-host. Kunwari, pupurihin mo yung mga bakla. Parang si Gary Valenciano. Sabi ni Gary Valenciano, baling. Ayun mo, parang si Bante rin. Huwag niyo alam si Bante. I respect you. May sekretary ka akong bakla eh. Pero mali yung. Ano pa ba? Okay, isa-isa na natin. Meron pa akong 9 minutes here. Pa-designin ka ng? System ng ano? Sabong. Ano, banggit ko sa inyo yan. Sabi sa mga IT, yung isang tao dati, umatin ng Bible study yung dati. Ano, naalalam siya, ano? Christian din yun. Bala. Eh, matas ang pangarap. O siya, tanggap na ako dito, laki ng sweldo. Nag-invest na ako sa probinsya, bumili ang baboy, ng baka. Ano ba trabaho mo? Ito, gumagawa lang ng ano, dali lang, gagawa lang kami ng sugalan. Eh, meron pang isa, yung porn.
Alam niyo ba yun? Ang laki ng kita niya. Pastor, di naman ako nandiyan eh. Kaso marami kong umano dyan. Rake ng pera yun. Ay, tingnan niyo sa ano. Nagulat din ako doon kasi may nag-research ako. Hindi naman ganun kabastos siguro yung mga tao ngayon. No? Ha? Parang number, ha? Number one ba? Okay, sabi nila. Pero basta alam ko nasa top 10, ganyan. Hindi lang isa. May ka-competition pa. Pornography, saka sabi ko, sugal. Kaya pag ikaw yung tao doon, kita ka. Amen? Yung mga pag-apply nga. Itong tandaan natin. Kung kumita ka man doon, eh si Balaam nga, hindi siya, ano, di ba, hindi niya kinurse. Hindi ko alam kung ano binigay sa kanila kasi kahit paano may nagpunta siya doon, siguro nahiya. O, ito na tip. O, sige, hindi mo kinurse. Sabi nga, umalis ka na nga. Diba, bandang uli na. Una ko tuloy. Sige, umalis ka na. O, sige, uwi na tayo. Pero baka mayroong ano yun. Kasi sabi sa Revelation, ganun nga eh. Tinuruan niya. So malamang, ganito yun. Nakita nung ano, nabalitaan ng mga Israel. Wala sinabi dito ha, inaano ko lang, kinokolek ko lang. Bakit sila nag-fornicate? Bakit sila natuto daw na mag-compromise? Kasi si Balaam nag-compromise na ganun lang pala yun. Eh kung nabalitaan nilang yun, si DM ko lang, umaman. Nabalitaan ni Edgy. Si Edgy, trabaho ng trabaho dito, tsaka si Kuya Edgy, ang hirap naman. No? Tapos si DM, ano lang, ganun lang pala yun, magpatotoo ka lang. Tapos mapahiya si Pastor A, siya kayo mga baptist, mapahiya, okay na sa akin yun. Nagasalita lang ako doon, ano, mapicho, picho. Wala sila Chelsea, ah. Di ba malik? Papakapture ka ba doon sa mga yan? Ang madali pong umindi. Pag dumating yan sa talagang andun na, imagine nyo na ngayon, kaya iniisa-isa ko na eh. Anong pwedeng mag-ano sa ating? Ah, si Brother Jace muna, umpisa ko sa'yo. Anong pwedeng magpaalis sa'yo dito, kunwari, Panginoon? Eh, ganun yan, pabaho. Kung nabalitaan ni... Ha? Oo, oh, nari, ano... Kasi yung BP, hindi ko alam bakla yun, ha? Pero sabi nila, oh, doon. Kunwari lang. Hindi ko naman sinisigurado, eh. Pero parang ganun, eh. Sabi. Pero hindi ako sigurado. Kaya, eh. Sabi ko naman sa kanila, eh. Kunwari lang, bad-bading si MVP. Tapos, pumote ka. Eh, nabalitaan ni... Ano? Diyan ka? Eh, nasa YouTube tayo, eh. Ano? Umalis ka na dyan. Mapromote kita. Anong gagawin mo, bud? Madali ba yon? Anong gagawin mo? Ayun na sumagot niyan. Ikaw, Rain. Yung gusto ko rin, yung galing sa bakla. Pero iba naman. Kung nari, ano? Ano ba kainaan ni Rain? Hindi. Kung nari, absent na lang. Yan. Rain, ano tayo, gimmick tayo. Sabado ng gabi. Sige, okay lang mag-church ka sa Linggo. Sabado lang tayo ng gabi. Kaso hanggang alas 3. Pa-basketball tayo. Pagod ka, pagod-pagod ka nun. Ano may isip, medyo pagod na ako. Ano pa, mga naisip ba kayo? Matindi. Kasi Jamie naman. Ayan, Haiti rin. Ay, bading din yung instructor mo. Parang si ano dati, patay na yung instructor naming bading. Eh. Kung ano man yan. Yung nawala yan eh. Kuya Jun, bigay kita ng malaking tabaho, malaking sweldo. Malis ka lang dyan. Sama mo na pamilya mo. Ay, sabi ni Julie, ayoko, ayoko. Dito lang ako. Hindi! Makinig ka sa akin. Sino pa? Yesha! Hindi ko na kayo isa-isahin. Ganun ang ginawa ni Balaam. At anong, sino yung nasaktan dahil sa ginawa niya? Kaya ulitin ko ha. It's bad to beat your own ass. Ang napahamak yung Israel, pati yun, huwag niyo kalimutan yung donkey. Hinataw eh. Hindi ko nabanggit pala, no? Ito yung pinaka-drama dito, alam niyo ba yun?
Nagsalita, hindi lang basta nagsalita. Ouch! Hindi lang ganun. Nagdahilan pa. Ang sabi dito, kaya isa sa mga gusto kong title actually dito, ito. Am not I thine own ass? Nagdrama pa eh. Kailan ako nagreklamo? Wala! Sabi ni Belam. Wala. Dati hindi ka naman nagreklamo. Ba't kaya ngayon lang ako, hindi kita sinunod ngayon kasi nakikita kang angel, papatayin ka eh. Tapos hatawin mo pa ako. Yan ang sinasapit minsan ng mga lingkod ng Diyos. Alam nyo ba yun? Nakita lang, winanigan. Naku, huwag kang papabakuna kasi. Diba, Juliana? Nakita mga hapon, diba? Friday. Ang tanong doon, sabi niya kasi, eh, pasto, pag ano, hindi ako pabakuna, pa-uwi na ako eh. Kung mamatay ka yung kasama mo, namatay. Ano mas malala doon? Isang ganun mag-isipin mga tao eh. Wala kasi tiwala sa Diyos. Ano importante, pa-uwiin ka o mamatay ka? Namatay na lang, pasto. Kayo. Parang ito. Pwede nga siya maglakad eh. Ba't mga hatawin yung asno? Walang kinalaman. Pero alam nyo, kaya nabanggit ko na rin lang sa inyo, mayroon ba akong 2 minutes? Alam nyo, ba't nag-compromise yung mga pastor minsan? 2 minutes. Okay ka pa? Alam nyo, ba't nag-compromise yung, karamihan alam kong pastor talaga, ano naman eh, mga likod ng Diyos, sa umpisa especially. Hindi yan basta-basta kasi sabi nga sa inyo, kami, pag nag-pastor ka, bahala ka sa buhay mo. Mag-support o hindi, huwag mo pepesyuhan. Amen? Amen. Ganun yun. So, I believe marami dyan nagsimula ng maayos. Kasi ganito. Nagkaroon ng member. Yung member na to, hindi lang basta, kasi kung loko-loko talaga na lantaran, madali i-give up eh. Pero yung iba, magaling eh. Papaanda lang kayo, yung sinasabi ni pastor dati. Mamanipulahin ka. Ikaw yung pastor. Eh kung di ka rin malakas, ganun na nga, mag-uumpisa yun. Magkakaroon ka ng compromise. So, ang tanong ganito, parang ito nga yung highlight talaga eh. Imagine mo ikaw yung asno. Na wala kang ginawang masama, hindi ka lang sumunod kasi nga mapapahamak siya tapos ikaw pahatawin ka. Ganun nangyari mo sa pastor eh. Sa kanya yung sisi. Sa kanya yung reklamo, sa kanya yung kritisismo. So, pero pag pastor, handa mo yung sarili mo, hindi ka na pwedeng mahina. Pero yun yun. Kaya, i-summarize ko lang, it's bad to beat your own ass. Amen? Amen. Imagine mo, pinapalo ko sarili ko. Ay, baliw yun. Ganun minsan yung mga Christian eh. Diretso ko pa ayoko. Diretso ko pa ayoko. Mali yan. Sige lang. And even worse, pag yung ibang binibit mo. Pero sarili mo yun. Amen? Amen. Iba naman, ano pang... Uy, lagpas na ako. Pero parang kulang pa eh. Masada, nakuha ko natin yung mensahe ngayon. Amen? Amen. Sikat na sikat po itong kwento na to. In a way na kaliw, in a way malinaw, in a way malabo. Depende kasi sa take mo yan eh. Yung iba, ito pa yung katitisura. Meron akong kilalang gano'n. Nabasa ko lang. Hindi na ako naniniwala sa Bible kasi yung asto nagsalita eh. Nahati nga yung dagat eh. Nanganak nga yung virgin eh. Ba't mo katingin sa ano ganito lang yan? Mamili ka, totoo ba yung Bible o hindi? Pag totoo yan, paniwalaan mo sinabi dyan. Amen. And then wag mong asahan na gagawin ulit ng Diyos para lang sa'yo yan. Amen? Amen. Don't be like Balaam. Okay? Pag magtinawag ka Balaam ng pastor mo, hindi yun. Matigas ulo mo. Sabi rin sa kanina, saan yun? Sa Jude, sakim ka greedily after the error of Balaam for reward. Pera, pera. Hoy, Balaam, umigil ka dyan. Let's pray. Paano, maraming salamat sa inyong mga salita again na tuloy ditong sa mga Lord, tama naman sa aming Bible quiz na wa, hindi na namin kinabisado yun.
Makita rin namin pa kanya accuracy ng inyong mga salita. Na again, ito po'y applicable even sa time namin. Na minsan, Panginoon, may ganitong attitude ng mga tao, Lord. Minsan, mga anak pa ng Diyos, Panginoon. I pray kayo po ay magpatawad din. Tulad ng kaawaan na ginamit niyo kay Balaam. But later, actually, napakapangit din nangyari sa kanya. Sinapit kung paano man siya napatay. Binatay ng Israel. Ano siya hinanap at pinadagot, Panginoon. I pray. Bawat sa amin maging matalino. Makita tayo foolishness at kasalanan ni Balaam na hindi dapat namin gayahin. Ilang beses inulit sa New Testament, pwede namin i-derive doon. Dahilan ay marami din gumagawa sa amin. So I pray, Panginoon, again, kawaan yung bawat isa, patawarin. At even more, Panginoon, ang inihiling namin ay katalinuhan, Panginoon, sa inyo. At bigyan niyo kami ng biyaya niyo, Panginoon. Maintindihan namin yung gandong bagay. Contento kami, Lord, kung ano yung dapat lang sa amin. Malayo pa lang, makita na namin yung danger. At yung mga lingkod niyo rin, Lord, na nag-warning. At maging malinaw, kung di malinaw, pwede magtanong. So, nawa ay maging malinaw sa amin na salita niyo. Pag malinaw na, hindi na namin kayo mag-disobey. Huwag kami mag-associate sa mga kalaban niyo, Panginoon, mga false teacher, kung ano man yan. At ang ginagamit nila ay pera. Alam na dapat namin agad na mali ito. Huwag namin silang entertain. Maging sensitive, Lord, kami sa inyong galit. Umiwas kami dito. At don't let us to be like fools na minsan nauuna pa sa amin yung mga bata. Even unbeliever minsan sa ibang bagay lang naman, Panginoon, mas matalino pa sila sa amin. So huwag namin hayaan ganun. At huwag kami maging rebelde. Mag-demand ng miracle sa inyo, Panginoon. So I pray again, Panginoon, umiwas kami dito, Panginoon. At magtiwala lang sa inyo, Panginoon, na kung ano man yung inahangad namin, Panginoon, kung ano yung tama naman sa amin, hindi kami nagkukulang. So hindi kami maging greedy for reward katulad ni Balaam, Panginoon. So ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name I pray. Amen!